Mas maghihigpit pa ang Bureau of Corrections sa paglilinis ng kanilang hanay mula sa mga pasaway nitong tauhan. Ito'y matapos makumpiska ang libo-libong mga kontrabando mula sa Bilibid, kabilang ang illegal na droga. Ayon kay Bucor Officer in Charge General Gregorio Katapang Jr., one strike policy ang iiral. Nagbabalik si Mel Alas Moras sa sentro ng balita. Bilang bahagi ng iba yung pagsugpo ng Bureau of Corrections sa paglaganap ng kontrabando sa New Bilibid Prison, iginit ni Bucor Officer in Charge General Gregorio Katapang Jr. na magpapatupad siya ng one-strike policy, lalo na sa mga kawani nilang masasangkot sa illegal na droga. Ayoko na ng drugs kasi pag nag-expect si Jen Katyan, inabutan ka may drugs, kakasuhan ko din siya. Pati yung warden, one-strike policy. Kasi yan ang trabaho nyo, hindi nyo pa magawa, magampanan. Dereliction of duty. Kahapon ipinresinta ng Bucor sa media ang nasa 12,000 kontrabando na magkahalong isinuko ng mga inmate at nakumpiska ng mga otoridad nitong mga nakalipas na araw. May mga pakete rito ng hinihinalang droga, mga baril at kutsilyo, pera, laptop, cellphones at appliances at halos isang truck ng alak. Kung susumahin, aabot sa higit 7,500 ang dami ng mga alak na ito na nasabat ng mga otoridad. Para maipasok yan sa piitan, nasa 1,000 piso kada can ang halagang ibinabayad umano. Kaya naman, overall, aabot sa higit 7 milyong piso ang halaga ng lahat ng ito. Sabi ni General Katapang, mas naghigpit pa sila sa paglilinis ng piitan, bunsod na rin ang Percy Lapid Slay case kung saan dawit ang ilang inmates na natukoy na nakakagamit pa rin ng cellphone kahit bawal, at ang pumanaw na umano'y middleman sa kaso na si June Villamor, nakitaan pa ng shabu sa urine sample. Paano na ipasok yan? May mga kumanta na kung sino yung nagpapasok. Of course, Bucor. Alam naman makalusot sa kanila yan. Sino bang papayag na pumasok yan, labas-pasok, di ba? Sa ngayon, nakatutok na rin si General Katapang sa pagsaayos ng kanilang hanay para matiyak na walang nakikipagsabwatan sa masamang gawain ng iilan. Mel Alas Moras para sa Bayan.